Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, nilisan niya ang lugar na iyon at lumulan sa isang daong para sa isang puok na ilang upang mapag-isa siya. Ngunit narinig ito ng mga tao at naglalakad silang sumunod sa kanya mula sa mga bayan-bayan. At sa kanyang pag-ahon ay nakita niya ang maraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang may mga sakit sa kanila. Nang gumabi na, nilapitan siya ng mga alagad at sinabi, "Ang puok na ito ay ilang at lampas na ang oras, kaya palisin mo na ang mga tao upang makapunta sila sa mga nayon at makabili sa kanilang makakain." Winika ni Jesus kanila, "Hindi nila kailangan mag-umalis. Bigyan niyo sila ng kakainin." Ngunit tumugon sila sa kanya, "Wala kami maliban sa 5 tinapay at 2 isda. At dalhin ninyo irito sa akin ang mga iyan," aniya. At pinag-utos niya ang mga tao ay maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. Tumingala siya sa langit, bumigkas na pasalamatan. Pinagpiraso-piraso ang mga tinapay at ibinigay niya ito sa mga alagad na namahagi naman ito sa mga tao. At ang lahat ay kumain at nangabusog. Sinamsam nila ang nila ang mga natitirang para piraso, 12 mga bakol na puno at ang mga nagsikain at mayroong 5,000 lalaki bukod pa ang mga babae at mga bata. Ang salita ng Panginoon. Amen. Ating pagnilay-nilayan ngayon itong salita ng ating Panginoon na nang para sa akin ang isang taong na walang kasalanan ay hindi siya kailangan ng patawarin. Kasi wala siyang kasalanan, di ba? Ang dapat patawarin, yung mayroong kasalanan. Kaya, dito may sinabi dito, at sa kanyang pag-ahon ay nakita niya ang maraming tao na habag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Ibig sabihin, yung mga may sakit lang. Natural, hindi talaga, siyempre wala kang sakit, bakit ka pagalingin, di ba? Ilahat naman tayo, puro may mga kasalanan. Kaya, di natin maano na kailangan humingi ng tawag sa Panginoon. At nang gabi na nilapitan siya ng mga alagad at sinabi sa puok na ito ay ilan at lampas na ng oras, kaya palisin mo na ang mga tao upang makapunta sila sa mga layunan na yun at makabili ng kanilang mga kain. At sinabi ni Jesus kanila, hindi na kailangan umalis. Diba? Ang ganda. Bakit mo pa kailangan umalis? Sa pagnilay-nilay ko nito, minsan kasi umaalis pa tayo sa mga bansa kung saan tayo pinanganak. Diba? Tayo mga Pilipino, doon tayo pinanganak sa bansa natin. Diba?
pinanganak tayo doon sa bansa natin upang doon sana mamumuhay. Pero ang nangyari sa atin mga Pilipino at karamihan sa mga bansa, ang Pilipino ang naroroon, naghahanap buhay. Sa ano ko sa buong mundo, parang pinaghandaan na ng Panginoon kung saan tayo ilagay. Diba? Pero ang masakit nito, sa sarili nating bansa, hindi tayo nabubuhay. Bakit? Dahil ang isip nila, ng ibang mga tao, ang isip ng mga karamihan natin mga Pilipino, kung wala kang ano dito sa bansa natin, umalis ka. Mga ibang bansa ka, ganun. Tulad ng sinabi ng mga apostol kay Jesus. Sinabi niya nila kay Jesus, sabihan mo na sila, pauwi na. Putay na sa bayan para makabili sila ng pagkain. Diba? Pero sabi ni Jesus, wag na, dito. Kung may paniniwala tayo sa Kanya, bakit pa tayo aalis? Bakit pa tayo mga ibang bansa? Ang laki ng lupain ng bawat bansa. Ibinigay sa atin yan. Pero dahil sa ating kapwa tao na madupang, di ba? Ang lalaki ng mga lupain ng iba. Mayroong mga hektar-hektar dyan, ang lupa. Kutudo lang, ang isang bahay, at totoo lang, 100 square meter na bahay. Apat kayong titira dyan, okay na yan. Diba? Pero bakit ang dami sa atin, mga Pilipino, ang walang bahay? Pero yung iba, ang dami nilang bahay. Halos sakupin na nila buong barangay. Kaya ang nangyari sa atin, ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Panginoong Hesukristo, pantay. Pantay tayong lahat. Hindi yung pantay na natural, mayroon talagang mayaman. Pero, noon pa yan, mayroon ng mayaman, mayroong mahirap. Pero sana, sa pagdating ni Jesus, gusto niya na ganun. Ganun ang buhay natin. Para wala tayong away-away. Walang igihan. Ngayon sa nangyari sa Pilipinas, iba-iba ang ugali natin eh. Kahit sa Pilipinas pa lang. Ang ugali ng Tagalog, Ilocano, Batanguinyo, iba-iba ang pamalakad sa bahay. Iba-iba ang ano natin. Kahit pares tayo mga Pilipino. Sa Visayas, sa Mindanao. Pero iba-iba. Hindi magkaparehas ang ugali, ang pamaraan. Tulad dito sa Japan, pagpunta ako dito, kung lahi ka talaga dito, kahit pa sabihin mo na ang nanay mo Pilipina, ang tatay mo Hapon, lalabas pa rin yung, kahit doon ka pinanganak sa Pilipinas, ugali mo pa rin Japanese style. Pag ikaw pa rin, ikaw ipinanganak dito sa Japan o sa Amerika o sa Australia, makikita mo pa rin na ang ugali niya, kumo may blood siya na Pinoy, lalabas pa rin ang pagka-Pinoy. Kahit pang magkunwari siya na hindi siya Pinoy, lalabas pa rin ang pagka-Pinoy. Dahil pinaglalagay-lagay na tayo ng Panginoon kung saan tayo. Kaya sana sa mga tulad ngayon, itong nangyari sa COVID-19, bakit hindi tayo magkaisa, mga Pilipino? Pag mayroong suggestion ng isa, binabas. Parang wala kang karapatan magsalita. No? Parang sila ang may karapatan yung
naninira lang. Ayaw natin magpatalo. Gusto natin tayo panalo. Hindi mangyari yan. Talaga ang manalo yung totoo. Walang nanalo na sabihin mo na, uy, di ba sa mga graduation, sa mga sports, pag may nanalo na hindi naman talaga siyang nanalo, di ba galit na mga tao. Pero ikaw, kumunandaya ka na anuhan mo lang feeling mo. Pero may guilt, may ano ka sa naramdaman mo sa puso mo na hindi talaga ikaw ang nanalo eh. Diba? Kahit sa school, alam mo naman na hindi ka talaga matalino. Pero nagtalitalinuhan ka pa rin. Kahit hindi naman talaga ikaw. Nandun yun, nakatatak yun sa ano mo. Kasi ako, naanuhan ko yan eh, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag may pira ka, para kang Diyos ng kapitbahay mo, ng mga kaibigan mo. Dinaya tayo ng ating mga pangarap. Gusto tayong gumaya sa mga tao na mga mayaman na kahit hindi naman tayo mayaman. Sana gabayan tayo ng Panginoon sa araw na to. Amen.